Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ng trainer ni Canelo at ang banat ni Sean Gibbons. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kahapon nga po ay nanood ng mismong live ng laban ni Casimero ang award winner trainer of the year na si Eddy Reynoso. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, ay siya po ang trainer ng mga sikat na fighters na sila Canelo Alvarez, Ryan Garcia, Andy Ruiz Jr. at Oscar Valdez. Pagkatapos ng laban kahapon ay na-interview si Reynoso ng Fight Hype. At dito niya sinabi na si Casimero umano ay walang duda na isa talaga ngayon sa pinakamagaling na fighter sa mabababang dibisyon. Habang si Rigondeaux naman daw ay talagang kulang umano sa binatong suntok. Subalit respeto pa din umano dito dahil sa edad niyang 40 years old ay naipakita niya pa din na nasa magandang kondisyon pa din siya. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi nga po ni Casimero sa post-fight press conference kahapon na easy work lang umano para sa kanya ang kasalukuyang WBC bantamweight champion na si Nonito Donaire. At handa din daw siyang labanan ng unified champion na si Naoya Inoue sa mismong bansa nila sa Japan. At maski pa daw sa bahay mismo ni Inoue. Paliwanag ni Casimero na ang dahilan kung bakit tiwala siya sa kanyang sarili na kaya niyang tibagin ang pambato ng Hapon ay dahil bagamat alam niyang malakas si Inoue, ay pero siya din naman daw kasi ay malakas din ang kamao. Kaya naman kapag naikasa umano ang kanilang bakbakan, ay talagang kapanapanabik dahil puno ng aksyon ang makikita natin na sagupaan sa ibabaw ng lona. Subalit ayon kay Casimero ay pareho daw talagang takot sa kanya ang dalawang kampiyon na sila Naoya Inoue at Nonito Donaire. Pero tiniyak pa din ni Casimero na kung sakaling kumasa si Inoue na harapin siya ngayong taon, ay papalag pa din siya kahit may 4 na buwan na lang na natitira bago magtapos ang taon na ito. Habang ang MP Promotions President naman na si Sean Gibbons ay gigil na hinamon si Nonito Donaire sa interview na magpakalalaki ka at pirmahan na daw nito ang kontrata sa pagitan nila ni John Riel Casimero para sa isang unification fight. Paliwanag ni Gibbons na gustong gusto nilang labanan si Donaire. Subalit kung gusto daw talaga ni Donaire na tumakbo at umiwas kay Casimero, ay wala na talaga silang magagawa dito. Nonito Donaire signed a contract. Be a man, grow some balls, stand up. He's not fighting fighting Inoue. He's got a contract. Step up and fight us. He wants to do a real fight. So I know what you're saying, that you're saying the fight is happening, but that's news to us. We want Donaire, we signed for Donaire. If he wants to run and he wants to talk about Inoue, then that's so be it. Casimero is the world champion. He'll fight someone, he'll fight. You know, he's the champ. That's fine. Usap ko nga si yung kapatid mo nung nakaraang linggo, si Jason. Sabi niya naman sa akin, wala daw talagang katotohanan yung sinabi ni Bob Arum. Tapos, handa ka daw talagang labanan si Naoya Inoue kahit saan, kahit sa bahay pa nila, kahit wala kang bayad na matanggap. Ayun. Totoo ba yun? Kahit walang bayad? Wala, hindi naman. Pakit naman pag walang bayad. Ang sa akin lang, gusto ko kung sakaling dun sa bahay nila, yung papa niya pang referee niya, walang problema. Walang problema. Kahit yung papa niya, referee niya, may judge naman tayo. Si Sir Sean Gibbon yung judge natin. Ayun ba? Ayun. Sports Talk PH. Iba ang laban ng mga Pinoy.